At ano ba itong pagbagong anyo? Ano ba itong transfiguration? Itong pagbagong anyo ni Jesus ay parang isang patikim sa tatlong mga alagad at sa bawat isa sa atin kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. The transfiguration is a foretaste of what is the glory of God. Kaya noong matikman, noong maranasan ni Pedro, ang sinabi niya kagad, Lord, dito na lang tayo. Kasi naranasan na niya kung ano ang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay isang paalaala sa atin na there will be a glory of God. At lahat tayo ay makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makibahagi sa pagbabagong anyo, sa totoong pagbabagong anyo ng Panginoon, ang kaniyang kaluwalhatian. Lahat tayo ay luwalhatiin balang araw. Lahat tayo ay darating sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang transfiguration ay isang patikim lamang kung ano ang kaluwalhatian ng Panginoon. Talagang lahat naman tayo ay lilisan sa mundong ibabaw na ito. Lahat naman tayo ay papanaw sa mundong ibabaw na ito. At tayo ay naniniwala na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, tayo ay luwalhatiin, makibahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Parang sinasabi sa atin na mayroong langit. At sana ang kaluwalhatian na iyon ay isa sa ating mga pangarap at isa sa ating mga nanaisin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Diba kung minsan nasasabi natin yan eh, kapag naka-experience tayo ng magandang buhay, naging masaya tayo, kung minsan sinasabi natin, I feel like I am in heaven. Na kahit nasa lupa tayo, ay kung minsan nararanasan natin na parang nasa langit. Kahit nasa lupa tayo, kung minsan pinaparanas sa atin kung ano ang langit. Upang ang langit na iyon ay talagang naisin natin sa ating buhay. Pangarapin natin sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi lang tayo sana mangarap na mapatapos natin ang ating mga anak, magkaroon tayo ng magandang buhay, makabili tayo ng sasakyan, makabagawa tayo ng magandang bahay. Mga kapatid, ang lahat ng iyan ay ating iiwanan. Kasi mayroong talagang tunay na kaluwalhatian at magandang buhay ang nag-iintay sa atin. At iyan ay ang pangako ng ating Panginoon. At iyan ang mensahe ng transfiguration, ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. At sana iyan ay isa sa ating mga pangarap. Yung pangarapin natin na paano ko maranasan ang totoong langit? Paano ako makarating sa langit? Paano ko maranasan ang tunay na kaluwalhatian? At ang ating ebanghelyo ay nagturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng tinig mula doon sa ulap na narinig ng tatlong alagad. Ano ang sabi ng tinig? Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sunod, ano ang sabi niya? Yun yung pinaka-importante. Ano ang sabi sunod? Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano sunod? Pakinggan ninyo siya. Listen to Him. Listen to Jesus. Upang marating natin ang ating pinapangarap na kaluwalhatian. Listening, pakikinig. Sa ating panahon, mahirap makinig. Mga bata natin ngayon, mahirap makinig sa mga magulang. Mga estudyante, maiksi lang ang kanilang listening span sa kanilang mga guro. Wala na silang tiyaga upang sila ay makinig. Kahit sa ating mga recollection, madali tayong mainip. Kahit kuminsan sa pagdiriwang natin ng banal na misa, marami akong napapansin na palaging tumitingin sa kanilang relo para bagang sinasabi na kay haba-haba naman ng humili ni Father.
Lalong-lalo na kapag tinatamaan tayo ng sinasabi ng pari, kuminsan ayaw na natin makinig. Listening, pakikinig. Kahit kung minsan ang mga magulang ay wala ng panahon upang pakinggan ang mga hinaing at buhay ng kanilang mga anak. Kasi busy sa trabaho at pagsusumikap sa buhay. Kung minsan kahit ang mag-asawa ay hindi na nakikinig sa bawat isa. Pag sumigaw ang asawa, sisigaw din siya. Kahit sa ating mga pagpupulong, lahat ay gustong magsalita. At kung minsan hindi naunawaan kung ano ang pinagmitingan, kasi salita din siya ng salita. At kung minsan hindi nakikinig. Kaya kung minsan wala tayong napupulot na mga magagandang salita at natatandaan na mga salita, lalong-lalo na salita ng Diyos, kasi kung minsan ay hindi tayo nakikinig. Kuminsan physically present but mentally absent. Nasa misa tayo, subalit kuminsan wala ang ating isip. Kaya kuminsan pag-uwi natin sa bahay, kahit isang salita ay wala tayong maalaala na pwede nating madala-dala sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, kapag marunong lang tayong magsalita, marunong lang tayong makinig, mayroon talagang pagbabagong anyo ang ating buhay. Halimbawa, kung ang ating mga anak ay marunong lang makinig sa mga payo ng mga magulang at mga paalaala ng mga magulang at ang pinakinggan na salita ng mga magulang ay talagang pinapasok sa isipan at sa puso ng mga anak, tiyak ang mga anak ay mayroong bagong anyo ng buhay. Kasi ang mga magulang walang pinapangarap kundi bigyan ng bagong anyo ang buhay ng kanilang mga anak. At kung ang mga anak ay makikinig lamang ng mabuti sa salita ng mga magulang, magkaroon sila ng bagong anyo ng buhay. Tayo rin! Kapag ang mag-asawa ay marunong makinig sa bawat isa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sila ay palaging nag-uusap kung papano patakbuhin ang buhay at nagpapakinggan, nakikinig sila sa bawat isa, nagiging malalim ang relasyon at nagkakaroon ng bagong anyo ang relasyon ng mag-asawa. Kapag ang isang estudyante ay marunong makinig sa kaniyang mga guro at mayroon natatandaan na mga aral sa kanilang leksyon at daladala niya ang kaniyang mga natutunan, tiyak ang estudyante na ito ay mayroong bagong anyo ng kaniyang buhay balang araw. Tayo rin, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, magkakaroon din ng pagbabagong anyo ang ating mga puso. Kasi ang kaniyang mga salita ay turo, aral at gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sabi ko nga, kapag tayo ay nagsisimba, importanteng makinig sa mga salita ng Diyos. At yung mga salita ng Diyos, sabi ko nga, kahit isa lang na salita na tumimo sa ating puso, ay huwag nating kalimutan. Kasi yan ang baon-baon natin, dala-dala natin kahit saan tayo pupunta upang magkaroon ng bagong anyo ang ating mga puso. Lalong-lalo na kapag ang salitang iyon ay pagsumikapan na ating isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na pangarapin natin na makarating at maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita-kita tayo doon. Basta sama-sama tayong makinig sa mga salita ng Diyos.
At ang masalitang ating napakinggan ay ating isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Makinig sa kanyang anak upang makamtan ang tunay na kaluwalhatian. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Pakinggan ninyo siya upang makamtan ang pinapangarap na kaluwalhatian. Kitakits tayo doon. Basta makinig tayo sa anak na lubos na kinalulugdan. Amen.